Bigyan mo lang ako mga ka-taxpayer kong minamahal at matututunan po ninyo yung ease, pag sinabing ease, kaginhawahan, paano gumawa ng protest letter. Yan ho yung maraming problema nila at huwag nyo kalimutan po na mag-franchise ho sa akin, 50,000 pesos lang, may franchise na ho kayo. At huwag nyo rin ho kalimutan na i-like ho yung ating tax specialista. Okay? Nyo yung ating tax specialista YouTube channel at yung pong ating Facebook ka-taxpayer. Ang objective po ay mapalaganap po itong pinag-uusapan natin sa ating universe. So sa araw na to, ini-invite kita na pag-aralan natin yung ease of preparing protest. Paano ba ang paggawa ng tamang protest para ako naman ay mayroong high probability na yung protest ko ay mabigyan ng pansin. Ayan, mga taxpayer ko. So, yun ho yung ating pag-aaralan. Huwag ho kayong maniwala na mayroon pong pera sa basura. Kung pag-uusapan ho natin itong assessment na to, parang totoo, ano po, may pera sa basura. Kasi kung itong assessment na to ay i-grade ko para sa inyo, i-grade ko to na parang basura. Ayan ho. Yun ho yung nasa aking kaisipan na ang assessment na to ay parang basura. Kasi kung ginagawa lang ng revenue officer yung kanyang trabaho, hindi aabot sa ganito. Hindi. Ang totoo niyan, may pera ho sa batas. Yan ho yung tamang kaisipan na dapat pumaloob sa puso at saka sa bumbunan ng ating mga minamahal na taxpayer, may pera sa batas. Okay, pag-aralan ho natin yung batas. Ang sabi dito, meron ka raw utang, 68 million. At yung 68 million na yan ay dahil sa VAT. So, sabi dito, ang details daw ay nasa annexes. Pupuntahan natin yung annex. O, ito na yung annex. Ang sabi dito, yung input tax carryover from previous period ay dinisallow. Bakit daw dinisallow? There is a failure to substantiate with pertinent invoice. Ano ang dinisallow? Yung carryover na input tax. Dahil wala raw invoice na pinakita. So, para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng carryover. Halimbawa, ang taon ngayon ay 2022. Pag sinabing carryover, galing yan sa taong 2021. Dinagdag mo lang sa taong 2022. Ang dinisallow, yung kinuha mo doon sa 2021. Ang dahilan ay wala daw resibo. Kung ang ino-audit ay yung current year, may karapatan ba na i-audit ng revenue officer yung carry forward? Ganito po ang paggawa ng protest. Ease of preparing protest ho yung pinag-uusapan natin. So, unang-una, tingnan mo muna yung kanyang letter of authority. Basahin mo. Yun, binasa mo. Dumating ka ngayon dito. Diba? Ano ino-audit? 2017 ng January 1, 2017 hanggang December 31 ng 2017. Yun daw yung ino-authorize na examinin. So, ang sabi rito, examinin mo, revenue officer, yung books of accounts ng January 1 hanggang December 31 ng 2017. At other accounting records ng January 1 hanggang December 31 ng 2017. Ang susunod mong tanong is, yung bang
carry forward ay transaksyon ng 2018 kasi ang pinag ay 2017 sorry transaction ba ng 2017 hindi kaya nga siya carry forward transaction siya ng previous year 2016 na ipinasok sa 2017 ano pina-examine sa revenue officer 2017 pina-examine ba sa revenue officer ang 2016 hindi nga nakasulat dito yung 2016 eh. So therefore, hindi niya pwedeng examinin. Oh, yun yung parte. Marami pa yan mga ka-taxpayer kong mahal. Ang gagawin niyo kasi is of preparing, hahanap ka ngayon ng rule. Anong rule ang hahanapin natin? Oh, isa sa mga rule na pwede po ninyong gawin, gamitin, ito pong Revenue Memorandum Order 44-2010. Ano nakasulat? Maliwanag na nakasulat dito, the tax type ngayon, and taxable year shall be reflected on the electronic letter of authority. Anong ibig sabihin? Ino-authorize lang yung revenue officer na mag-audit on a particular year. Yun ho yung binabanggit ng batas. Isa pa sa binabanggit ng batas, mga ka-taxpayer kong mahal, ang kailangan kasi mga bossing ko, eh ipunin nyo lahat ng batas sa panlaban nyo. At ito pa, idadagdag ko, pangatlo. Pero marami pa ho yan. Marami. Isa sa mga pwede po ninyong gamitin ay ito rin. Revenue. Yan. Nakikita nyo? Ramo yan eh. Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Ayan. Ano sabi rito? An ELA authorizes or empowers for a particular period. Maliwanag na binabanggit, ang i-audit lang ay particular period. Eh ano ba yung particular period? Dito sa binabasa natin na hawak ngayon ng revenue officer at hawak mo. Maliwanag dito. Ayan, ang nakasulat is period from January 1 to December 31, 2017. So therefore, ang presumption na hindi niya pwedeng banggain is walang invoice yung carry forward mo, hindi raw suportado. Mali yun. Kasi pag binasa niya yung 2016 VAT invoice mo, eh di nakikialam na siya sa 2016. Kaya mga taxpayer ko mahal, please click nyo lang ha, yung like button nito. At the same time, mag-franchise na ho kayo. Magkakaroon ho ako ng lecture. At pipiliin natin yung mga hawak kong nasolve ko ng mga kaso. At ang sino man ang gustong sumali rito, ilagay lang ho nyo yung pangalan ninyo o i-PM nyo ako para hindi ho naman malagay yung pangalan nyo. I-PM nyo ako o i-text nyo ako sa 09128518-5999. Okay. Ulat ko nga. Okay. 09285185999. Diyan nyo ako i-text. 22,400 yung lecture at ang ile-lecture ko sa inyo is of preparing protest plural. So kapag hindi ako nakatanggap ng 20 participants by December 31, 2022 hindi ho may tutuloy itong ating lecture. Okay? So, bahala na ho kayo sa buhay nyo. At pag in-approach nyo ako, paano isolve yung inyong tax problems, pwede naman. Kaya lang, on an individual basis na to. Individual. Person to person. Client to tax specialist relationship. So, with that, mga taxpayer ko mahal, please watch my previous videos. At please, watch also the coming videos.
Peace and happiness be with you for life. See you later.